dito na kami. Lalampas na namin yung tanong sa immigration. Hello guys! Hello butterflies! Atin na nga simula ang ating Taiwan tour. Umalis kami ng Pilipinas 10 PM sana, but sad to say, na-delay ang flights namin because of the weather. Dumating kami ng Taiwan around 2 AM. Meron na kaming sundo na van which we pay 1,400 NTD. Hati-hati naman ang grupo. Anyway guys, ang money dito sa Taiwan is New Taiwan Dollar. And reminders lang sa inyo, huwag kayong magpapapalit sa airport kasi medyo mahal siya. Sa labas na lang po kayo. Pero kayo pa rin naman ang masusunod, kasi buhay nyo naman yan. Wow Hostel ang aming tinuluyan dito. Buti na lang nagkaroon sila ng maintenance kasi hindi ko talaga gusto yung place dahil masyadong masikip sa amin. Pero kung nagtitipid ka, eto na kasi yung pinakamura dito. Wherein, accessible siya sa lahat. On our day 1 tour, of course, nag-breakfast na muna kami. Free ni Ma'am Rio kasi nanalo siya. Anyway guys, pag Taiwan ang pupuntahan nyo, meron sila dito yung Taiwan Lucky Land. Lahat ng pumupunta ng Taiwan ay pwede mag-register dito at pwede ka manalo ng 5,000 NTD. Halos pa 10,000 din yon sa Philippine Peso. Hot coffee! Hot coffee. Salang sa akin. Coffee's life! Okay, ang aming day 1 tour, our itinerary, is pupunta kami ng North Coast of Taiwan. So lahat ng mga lugar doon na pwedeng puntahan ng mga turista ay pupuntahan namin. Sa isang lugar lang siya. Syempre, sa bawat araw, dapat meron lang kayong specific na lugar kung saan doon lang kayo maglilibot. Our first destination is the Yanleo Geopark. And it is famous for the amazing rock formation. The entrance fee is 120 NTD. Tara at maglibot na tayo! Our second destination is the 13 Layer Remains. It has an historical significance to Taiwan. Meron lang specific area para makita ito. At sa harap nito ay ang Yinyang Sea. Yinyang Sea kasi two colors of the sea. Lang. Pinadali kami ng aming tour guide. Malapitan siya, oh. So, this is the golden waterfall. Together, people up! Together! Andito na tayo sa Joffin Old Street. Doon sa talong dinaanan natin kanina, ang Yinyang Sea and 13 Layer Remains, ang Water Golden Falls ay talagang ilang minuto lang kami doon nag-stay. Nagpa-picture lang talaga. Kasi nga, naghahabol tayo sa oras. Marami ditong pagpipilian ng mga food. Dami pagkain.
Next natin pinuntahan ay ang Shifen Waterfalls. Pag mahilig ka sa mga nature or nature lover ka, ma-appreciate mo ang lugar. Sa paglakad pa lang sa bridge at sa mga lumang railways ay isa ng atraksyon sa lugar. Medyo malayo-layo lang talaga ito. May mga madadaanan ka rin ng mga kainan at mga pagkain, kaya busog na yung mga mata mo bago ka makarating doon sa waterfalls. Next namin pinuntahan ay ang Shifen Old Street, where we experience kung paano pagpalipad ng lantern and ang paglakad sa old railways. Pauwi na tayo sa ating bagong hotel. Ipapakita ko sa inyo yung bago naming hotel. Mas maganda dito, tumuloy kayo. If like nyo, pwede nyo ito i-book. Or pwede kayo dito mag-book. Okay, bago tayo matapos sa araw na ito, ipapakita ko ulit ang list ng ating mga pinuntahan. At medyo marami-rami yun, diba? Ang bayad nga pala namin or binayad dito is 5,500 NTD. No lunch para sa aming driver. Yun naman ay paghahatian ng grupo. Ito nga palang hotel na nakuha namin is Tomorrow Hotel. Mas maganda siya kumpara doon sa una naming nakuha. Accessible pa siya at napakalapit niya sa Shimending Market. Meron pa siyang hospitality voucher na pwede mong ipalit ng coffee or cakes. Dinner time! Ulan dito sa Taipei. Oo. Hala? Seryoso? Kung nandito ka nga ay magtataka ka at bakit ang tagal lumubog ng araw. Yan ang aga-aga pa niya. Nasa likod lang pala namin ang mga pagpipilian ng pagkain ng dami-dami kasi andito na pala sa likuran yung Shimending Market. Sa wakas ay nakahanap lang kami ng makakainan. Mahirap talaga dito humanap ng pagkain na mayroong rice. At dito na nga nagtatapos ang unang araw namin dito sa Taiwan. Ang ganda ng umpisa ng aming araw at ganoon na rin sa pagtatapos ng aming day 1 tour. Okay, dito na tayo sa day 2. Medyo mahaba nga yung day 1 natin at umabot na ng 9 minutes yung ating video. Kaya iiklian na lang natin dito sa ating day 2 to 4. Ngayon naman, ang pupuntahan natin is sa Yangmingshan. First in our itinerary is the Kinchangan Grassland at Yangmingshan National Park. Meron itong malawak na damuhan, kaya nga grassland, diba? Perfect spot ito sa mga nature lovers. Actually, masyadong mahaba ito, kaya hindi na namin napuntahan yung ibang lugar. While we are preparing for our walk, nakita namin ang mga elders na nakapang-hiking outfit. Siguro ito yung exercise nila dito. Meron ding wedding pictorial sa taas na nakita namin on our way in. Nag-practice na lang kami ng aming TikTok entry dito sa baba. Hindi na kami dumiretso, and my outfit is not bagay in this place. Charot. Kaya, pictorial mood na lang ang mga person. Hi, Tito! Nagsasabi niya. We are in the Thermal Valley.
Next destination namin is the Bito Geothermal Valley. Makikita nyo ang natural hot spring na umaabot ng 100 degrees Celsius ang temperature. Hindi pwedeng maligo dito, pero pwede naman mag-relax sa mga hot spring baths na malapit dito. Dito na pala kami kumain sa malapit. Today, kasama sa babayaran namin ay ang pagkain ng driver. Tara, let's eat! Next destination natin ay ang Tamsui. Bibisitahin natin ang Fisherman's Wharf at ang Lover's Bridge na mas maganda daw lalo na sa sunset. Ang Fisherman's Wharf is one of the popular destination here in Tamsui, and the Lover's Bridge is perfect spot sa mga nagmamahalan. Mas maganda daw ang Lover's Bridge pagkagabi kasi yung bridge ay nagkakaroon ng maraming kulay. Kaya lang sa case namin, hindi kami pwedeng mamili ng oras. Sobrang init nung dinala kami dito sa Lover's Bridge kasi parang after lunch ata, diretso na kami dito. Diba? Tagiktik sa init. O ayan, at ayaw na nga magpainit ng lola nyo. Sige, takbo pa. After Fisherman's Wharf, pinunta natin ang Tamsui Old Street where we can find different foods and souvenir shops. Nasa likod lang nito ang Tamsui Riverside. Perfect naman dito ang tumambay, mag-relax at magkwentuhan. Bonus na ang Tamsui Train Station, isa sa pinakamatandang station sa Taiwan. Grabe, napaka-memorable ng ating araw. Sana nag-enjoy din kayo guys sa aking tour. At ayan na, dito na nga natatapos ang second day tour namin. So pabalik na kami sa aming hotel para makapagpahinga naman. In our day 3, we are going to tour in the city and visit the famous landmark here in Taipei. Our first destination ay ang maganda at makasaysayang Longshan Temple. Isa sa pinakamatandang temple sa Taipei na itinayo pa noong 1733. Talaga namang kamangha-mangha ang architectural design dito. Ang detalyadong bukit at ang tahimik na paligiran ay
ay tamang-tama para simulan ang ating araw. Tara at maglibot na tayo! Next destination is the Chiang Kai-shek Memorial Hall, isang monumento na nagbibigay pugay para sa dating pangulo na si Chiang Kai-shek. Napakalawak ng lugar na ito. Napakalapit lang sa Chiang Kai-shek Memorial Hall ang Presidential Office Building. Isa ito sa tinarayo ng mga turista because of the greatest structures. Bawal naman lumapit dito. May specific area lang kung saan pwede ito matanaw dahil napapalibutan ito ng mga guard. This is another symbol of their history and the strong foundation of Taiwan. Hindi makukumpleto ang pagbisita sa Taipei kung hindi mo makikita ang Taipei 101 na dating pinakamataas na gusali sa mundo. Bago kami mag-try na marating ang tuktok nito, ay kumain na muna kami dito. Takot talaga ako sa mga high places, but my curiosity makes me stronger than my fears. Chos! Tara, kain muna tayo! Takot na yan. Diba? Takot ang beauty ko. Oh. At least, nakasurvive ako sa pagtingin sa baba. Ang ganda talaga niyang tingnan. Dito pala, sa pinakataas, actually nasa 89th floor pa lang kami. Dito, mayroon kayong pwedeng pagbilhan, may mga coffee shop, may milk tea, yan, and may discount. Mayroong binigay sa amin na coupon na discounted na pagbibili ka ng mga coffee, ng milk tea sa taas. Kaya lang, masyadong limited ang aming oras dito, kaya hindi namin nalipot. Actually, nagmamadali talaga kami dito. Ayan, diba? Sinuli talaga ang lahat. Sayang kasi ng bayad. This is 600 New Taiwan Dollar. If we are going to convert that into peso, siguro nasa 1,000 plus na yan. Next natin pupuntahan is the Maokong Cable Car.
But sad to say na meron silang maintenance for 7 days. Kaya super frustrated ang aking life. Kasi sa video pa lang at mga pictures sa social media ay nakakainganyo na sana sumakay. Nag-Victoria na lang kami para hindi naman masayang ang pagpunta namin dito. Sayang nga talaga kasi makakasakay na ako ng cable car. Pero hindi natuloy. Anyway, marami pa naman tayong travel. Manifesting na marami pang travel na mangyayari sa aking buhay. Diba, wala namang masamang mangarap. Libre lang po yun. Kaya go lang ng go. Sunod naming pinuntahan ay ang National Palace Museum na isa sa pinakamalaking koleksyon ng Chinese art and artifacts sa buong mundo. Pasara na ang museum nang pumunta kami, kaya di na kami masyado nakapaglibot sa loob. Sa labas na lang ay tinignan namin ang magandang architectural design nito. And then, of course, nag-practice na lang kami ng aming mga pang-TikTok para mayroon na naman kaming entry. O diba, hindi dapat sinasayang yung mga oras at yung mga pagkakataon. Minsan lang to mangyari sa ating life. We are going to finish our third day tour in Ningxia Night Market, isa sa pinakasikat na night market sa Taipei. Para ito sa mga mahilig sa pagkain. After this, trinay namin sumakay ng train papunta sa aming hotel wherein meron kaming unforgettable experience. Kung ano yon, ay saka ko na sasabihin. Okay, so thank you guys ulit sa pagsama sa aming third day tour. It's another day, another adventure. Today, we are going to travel in Taichung. Bibisitahin natin ang mga magandang tourist spots dito. So, this is our day 4 tour. Let's go! First stop is the Green Fantasy Forest. Para makapasok, ay kailangan magbayad ng 300 NTD. Sulit na sulit ang bayad mo naman dahil napakaganda ng lugar. At para kang nasa loob ng fairy tale. Tara, maglibot na tayo. Thank you.
Next destination natin is the Fudingshan Chaoxing Temple, isang napakagandang templo na puno ng kasaysayan at kultura. Look at the structure, napakadetalyado ng pagkakagawa. Makikita mo ang dedikasyon ng mga taong gumawa nito. Tara at ikutin na natin ang lugar na ito. Our next destination is the Holy Flower Farm. Ang entrance fee is 120 NTD. Dito naman ay para kang nasa paradise, kung saan makikita natin ang iba't ibang klase ng mga bulaklak na tiyak magpapaganda ng araw mo. Mukhang nasunog lang naman ang aking balat dito dahil sa sobrang init ng panahon. Tara, libutin natin ulit itong Flower Farm. Next ay puntahan natin ang Gaumi Wetlands. Hindi naman bago sa atin ito dahil meron din naman ito sa Pilipinas. Mas maganda daw ito pag palubog na ang araw. Kaya lang, as usual, kami ay pumunta na naman ng mas maaga. O diba? O yun lang, tumambay lang kami dito. And then picture-picture din, umalis na kami. Punta kami ng mall para magpahangin dahil sobrang init talaga dito. Nasunog ang aming mga balat. O diba? It's time to go home na, back to reality na tayo guys. Pauwi na nga kami at tapos na ang bakasyon. Parang ayaw ko na nga sana umuwi. Pero alam natin na ito ay pansamantala lang naman. Gusto ko nga pala pasalamatan ng aming laging pag-good vibes na tour guide with free photographs pa. Lagi siyang masaya. Although, medyo hirap lang talaga sila mag-English. Unlike nung isa na naging driver namin in our day 3 tour. Kasi nga, nagka-abirya at nagkaroon ng sira ang kotse namin during that time. Thank you po sa inyong dalawa. Marami kaming natutunan sa kultura ng bansang ito. At hindi ko iyon malilimutan. Isang napakasayang bakasyon ito.
Bye-bye Taiwan! Till next time, babalik ulit kami dito sa maganda niyong bansa. Gusto ko nga pala pasalamatan ang aking mga naging kasama dito. Lahat pa goodbyes, walang dull moment, puro saya lang. Lalo na yung nangyari doon sa MRT. Medyo nakakamiss lang yung mga pinagagawa namin dito. Yung mga joke time, yung mga walang katapusang saya, at walang katapusan pag-English sa tour guide. So this is it, ito na nga. At bago ko nga makalimutan na meron kami hindi din makakalimutan dito sa airport, dito pala, napakahigpit nila when it comes to your luggage. Talagang tinitimbang nila ito. Katabi ng counter yung timbangan. So, pag sumobra, hindi kanila bibigyan ng boarding pass. So, yun. Kaming tatlo lang ata dito ang kapasok na at binigyan ng boarding pass. And the rest, nakasama namin, ay pinabawasan yung kanilang bag or yung kanilang luggage. So, yun yung hindi namin makakalimutan dito. O, diba? Ayun na nga. So, ayan, nakasakay na kami ng airport. And sana, someday, madala ko din dito ang aking family at makapamasyal kami ulit sa Taiwan. Kasi kung disiplina ang pag-uusapan, nakikita namin sa mga tao dito. At saka wala kang makikita dito ng mga Marites, okay? Sa Pilipinas, ang daming Marites ng taon. Ayan na nga. Here we go, pababa na tayo. Uwian na. Dito na sila, Philippines. After 6 years, nagtiis. Nagtiis? Saan? Pangalipos na naman. Hinalipos na ka ba? Oo. Yun. Hindi halata sa mukha mo.